Ayan, meron na naman tayo masayang customer. Okay na, sir? Opo. Ang ganda ba? Satisfied. Satisfied. Okay. Dito tayo ngayon sa Mas Mapua. Lahat ng klase ng screws meron sila rito. Kailangan ko ng maraming screws para sa project. Ito, mayroon kaming ipa-powder coat ni Jojo, no? Ang gagawin namin, ni-strip to metal namin to para mas makapit ang pinaka-powder. Ang magiging pintura nito ay kulay white. Magiging white siya, Jo. So, kunin ko lang yung ibang gamit, Jo, no? Okay. Gold siya, gagawin namin white. Jo, gloves, oh. Makati yan. Clubs kayo. Okay, eto no. Hindi ko na napakita yung kanina tong ating rim na naka-strip to metal na at hindi namin na-i-record kaya eto. Ito na ngayon siya ngayon, no. Na powder coat na namin ngayon, medyo konting silip-silip pa, medyo sisilipin kung merong manipis o merong hindi pa gaano napatungan. Double check na lang to. Tinitignan na lang namin kung hindi pantay ang kapal ng pagka-powder coat. Makikita naman siya pagka talagang medyo meron pang naaninag na parang maitim-itim. Ibig sabihin na kulang pa sa powder coat. Ayan. Ayan siya ngayon. Itsura niya. Okay. Ayan. Sasalang na lang natin to. Wala na tayong makitang mga spot-spot na hindi magandang pagkakakapit. Lahat naman pantay na pantay at wala naman naging problema sa pagkaka-powder coat niya. Ayan, at tayo ay mag-preheat muna ng ating oven. Yan, kung naririnig nyo, no, may lumalagitik. Ibig sabihin na yung ating oven ay na-reach na yung heat na na-program natin. Ibig sabihin nag-automatic na yung ating heater. Gumagana yung kanyang magnetic contactor. So ito, isasalang na natin itong isang to. Okay. Maganda kakalabasan ito. Kasi ilan na rin yung na powder coat natin na puti ang ginamit. Parang mas gusto nila puti ang ilagay sa kanila mga motor. Ano ata ito eh? Mio? Mio bang gamit na itong rim na to? Ayan. Siya, grabe nang babaga yung ating heater, no? Ayan. Siya. Yung meron tayong may ginagawa pa akong painting booth para sa kanya. Kaya kanina kung mapapansin nyo, yung aking pagpipintura ay open na open yung lugar. Pero meron tayong ginagawang na powder coating parang painting cabinet. Okay, painting booth. Yan. So ito, pang isa, sasalang natin to at sasabay natin. Kailangan lang ay ingat-ingat lang talaga pag ganito ng dalawa na isasalang sa loob na rin kasi baka sumayat sa isa o sumayat man kung saan, problema at magre-retouch tayo. Kung di makakuha sa retouch, tatanggalin natin ang pintura, bubugahan natin ulit. Bubugahan, ibig sabihin kabaligtaran. Pag ito binugahan ng hangin, ay tanggal ang pintura, tanggal ang powder. Kapula pa, John? May pula ka nakikita, John? O meron pa. Lang natin ulit.
Bali ang sistema ko rito, isang mataas, isang mababa. Kapit natin. Ito, kailangan dito sa aking ano, no, oven na ito, mga unang gawa kong oven. Lalagyan ko ng railing dapat ito sa taas para pagka pinasok ko yung na powder coat, ay hindi na ako magkakalakalawit pa sa taas. Kumbaga, sa labas pa lang ay kakalawit na, tapos ipupush na lang dahan-dahan. Problema din kasi yan, no? Medyo baka tumama sa pinto, kaya i-adjust ko rin siya. Papasok pa siya ng konti paloob. Ang init po niyan. Grabe. Yan. Kaya tas ito pag sinara, dapat dahan-dahan kasi baka mag-move yung ating oven, sumayad sa kabilang rim. Kaya yan, dahan-dahan na lang natin ilalak. Okay. So, maghihintay na lang tayo ng 15 minutes at nakalak na siya sa loob kasi naka-preheat na siya sa 190 degrees. Ayan, waiting tayo. Okay na lang natin ng 15 minutes. So, ayan, nag-alarm na siya, ano po. Nag-adjust pa ako ng another 10 minutes. Kasi 15 minutes, tas 10 minutes, medyo kanina kasi matagal nakabukas yung oven, medyo bumaba yung kanyang temp. Kaya in-adjust ko pa ng 10 minutes siya sa loob ng oven. Nag-set pa ako ng 10 minutes. Kanina nakaset ng 15 minutes na nag-alarm, sinet ko ulit ng 10 minutes. Ito ngayon, nag-alarm na. So ayan, lalabas na natin itong isan to. Ito, kahit na, ibig sabihin, kahit na na-cure na siya sa loob, wag pa rin muna nga hawakan, no? Kasi syempre melted yung powder, may tendency malambot pa yan. Mga 10 minutes lang, okay na, matigas na siya. And kung mapapansin nyo, yung ating powder kanina ay medyo maputla, ibig sabihin na malabo, pero ngayon nung ating ilabas sa oven, no, kumikinang na siya ngayon, no? Meron na siyang reflection pagka ayan, no, naliliwanagan na, natatama ng liwanag, nagkakaroon na siya ng reflection, makintab na siya. Yan. Wait lang tayo mga 15 minutes, pwede nang ikabit to. Ganong katibay ang powder coating, pwede na siyang ipakabit sa vulcanizing yung kanyang gulong. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, makintab siya, di ba? Lalo na pagka natuyo-tuyo pa mamaya yan, kakaroon na ng ano yan, makikita na yung reflection talaga ng kinang niya. Ayan. Sana maging happy yung ating customer dito. Ayan, meron na naman tayo masayang customer. Okay na, sir? Opo. Ganda ba? Satisfied. Satisfied. Kintab. Kaya na ako kay Santok. Labas ng puto. Okay, thank you po. Pogi points. Kwento muna lang na may powder coating tayo dito. Hearsay lang. Ha? Magaganda po yung pinalabasan. Oo. Marami po, recommended yan. Thank you po. Okay. Okay. Dito tayo ngayon sa Tomas Mapua. Lahat ng klase ng screws meron sila rito. Kailangan ko ng maraming screws para sa project ng bolt and nuts. Hanap-hanap muna ako dito sa ibang mga tindahan. Karamihan dito puro tusoy. Tapos meron din mga ibang store na hindi tusoy ang kanilang pangalan ng kanilang store. Naghahanap lang ako ng store dito na meron ng naka-display na mga bolt and nut screw na pang electronics. Kasi dito hindi lahat ng klase ng screw, mapa sasakyan, mapa electrical, mapa industrial screws, andito lahat.
mga hinges yan, iba't ibang klaseng hinges, mga glass na mga tornilyo para sa glass. Ayan, dito lahat yan. Tomas Mapua Street to, sa malapit sa Arangke. Pero tusoy ang sikat na mga tindahan ng mga screws dito. Tusoy. Ito, pasok tayo dito sa store na to. Tingin tayo ng mga sample ng tornilyo para ipakita na lang natin sa sales rep yung ating nagugustong tornilyo. Yung dapat nagagamitin ko sa aking enclosure ng ating control panel sa oven. Ayan, ito mga sample. Ayan. Ito, yan ang mga ganitong kailangan ko, mga bolt and nuts. Maliliit lang siya. At papakita natin sa tindera dito. 3mm by 3/4. Ha? Gagamitin sa electronics siya. Ang bolt and nuts siya. Yung hindi dito siya yun. Yung ito sa mga. Ito. Okay, sige. Ito. Ilang piraso? Magkano ang minimum ano niya? Mga 50 pieces. 50? Saan na yung bolt? Bolt and nuts, oh. Walang plakasya? Wala na flat na mga siya. So yun yung 3/4 size na 3mm ang taba. Piso ang isa, bolt and nut na siya. Yes. Basta tornilyo, dito sa Tomas Mapua marami. Lahat ng klase. Dito pala yung mga clamp na pang electrical. Oh. Dito pala makikita lahat ng mga hindi namin nakita sa Rayat, sa Pampanga. Yung mga pang-electrical yan, yung mga coupling, yung mga straight connector. At dito lang pala lahat. Tapos itong yan. Itong kailangan namin nahanap nun, yung galvanized na, ano, na clamp para sa service entrance na tubo. Ayaw mo na lang mag-wire, tapos ay mag-ano. Pero mas gusto nila yung ganito eh. Nadalhin nila yung model ulit siya. Nadalhin nila sa Canada. Ito, dito naman tayo sa Roon at maghahanap tayo ng mic. 3,000? So, ayun. 3,000, medyo may kamahalan kesa sa Shopee. Pero mas maganda na rito. Bumili at matetest din naman. Okay. Alright, sound check. Yes, yes, alam nila. Okay, sound check. Ayan, tinitesting na nila. Bali, nakasaksak lang siya dito. Ayan. Okay, sound check. Check. Hello, sound check. Yes, sir, anak nila, sir. Check na lang natin, sir, kung nag-charge. Ayos ba, sir? Okay naman. Check lang natin kung magcha-charge siya. Yun, may ilaw, cha-charge.
Rechargeable din ba yan, sir? Rechargeable din ata eh. Charge din ba? Ayun, pwede. Tingnan natin kung magcha-charge. Yun, okay. Sige, sir. Good na tayo dyan. Gcash, sir. Pwede? Last 15. So, ayan. Nakabili na tayo ng mic. Yun yung Kevlar. Magandang klaseng wireless mic. At itong Kevlar mic na to ay dadalhin din sa Canada. Dadalhin nila ka-pharmacies. Ayan, tsaka si mother. Dadalhin nila ng Canada. Pasalubong dun sa ating sister-in-law at kay Bilas. Bilin kasi nila yan eh. Na-test nila yung mic na yan at nakakursuradaan nila yung audio ng mic na to. Kaya nagpahanap dito sa atin sa Pinas. So, nagkataon namang meron. At salamat at meron silang ganitong klaseng mic na Kevlar. Okay. Yan, napamili na tayo. Itong mga heating element. Ang dami. 10 heating element ata to. So, yun nga. Tulad ng nasabi ko kanina, bumili na rin ako ng mga heating element. No? Para sa project natin na oven. Apat na oven kasi ang ating project, kailangan natin na medyo marami-raming heating element. Pero parang bukas ay babalik pa ako, bibili pa ako ng heating element ulit kasi naubusan ng stock yung aking pinagbilan. Ang sabi ay bukas daw at baka may dumating at nag-PPM na lang daw siya sa akin. So yan, to ang raon. Minsan nung time na pinasyal namin dito yung husband ni Timmy's Planet. Yan, si ibang French, si Frank. Ang sabi niya ay napakaganda daw at meron tayong ganito sa Pilipinas. Mabibili mo kahit ano sa isang lugar, one stop. Kung wala man ay konting rides lang ay makikita mo yung gusto mong bilhin. Di daw tulad sa kanila sa France. Magta-travel ka pa sa malayong lugar para mapunta mo lang yung gusto mong tindahan na puro yun ang paninda na gusto mo. Dito na dito sa Raon, yan, magsasawa ka, sabi niya. At andito na lahat, everything you need daw ay nandito na sa Manilang ito. One-stop shop daw talaga. Tuwan-tuwa siya, libang na libang siya dito sa mga paninda rito. At murang-mura daw, sabi niya. Kaya lang naman tayo na mga murang pamilya, galing din naman lahat to sa China, karamihan China, kaya mura. Pero kung branded talagang hinahanap, ay sigurado, mahal. Tulad dito ng mga power tools na branded dito sa Raon. Basta sa ano ha, sa may store na talagang legit na nagtitinda ng mga original na power tools, talaga may presyo. Pero makakaasa ka naman talagang pangmatagalan na yung kanyang servisyo.